Magandang araw mga kasyensyen. Nais niyo bang matunghayan ang ikalawang kabanata ng aking kwento na pinamagatang ang di inaasahang tibok ng puso. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay click lang ang subscribe button, ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga videos. Sa unang kabanata ay nasaksihan natin ang pagkikita ni Grace at ni Andrew, na kung saan ay di sinasadyang matalsikan ni Andrew nang naipong tubig si Grace dahil nagulungan ito ng sasakyan niya. At ngayong araw na ito ay ipapaalam ko sa inyo kung ano ang susunod na mangyayari. Halina't samahan akong muli. Kinahapunan, pagdating ni Grace sa bahay galing restaurant, ay agad na napansin niya ang kakaibang ngiti ng lolo niya. Maaliwalas ang mukha ng lolo niya kumpara sa nakaraang araw. "Lolo, mukhang ang saya mo po ah," kunan niya. "Oo naman apo," nakangiting sagot nito at sinabayan pa ng marahang indayog ng katawan. "Lolo, ano po ba ang dahilan kung bakit ka ganyan kasaya sa araw na ito? Ano po bang meron?" Nagtatakang tanong ni Grace. "Grace, alam mo ba, nakita ko kanina ang isang special na kaibigan. Matagal ko nang hindi nakikita. Naging interesado tuloy ang dalaga. Maaari po bang ikwento niyo sa akin ang nangyari tungkol sa inyo?" Ang pangalan ng espesyal na babae na tinutukoy ko'y Elena, umpisa ni Lolo Kiko. Agad na napaisip si Grace sa kung sino ang binanggit na pangalan ng kanyang lolo. Wala siyang natatandaan na pangalan ay Elena. "Lolo, can you start your story? I'm very excited." "O sige ba, apo. Si Elena ang isang mabuti kong kaibigan. At alam mo bang halos 50 taon na ang nakakaraan na hindi kami nagkikita. Magkasintahan pala ang lolo niya, pati ang Elena na tinutukoy ni Lolo Kiko." Ngunit tutol ang magulang ni Lola Elena sa pagmamahala nila ng lolo niya. Kaya upang makatakas eh, nagpa siya silang magtanan. Ngunit di nakarating si Lola Elena. Sa gabi ng kanilang pagtatagpo, nahuli pala ito ng mga magulang nang patakas ito. Ilang araw itong ikinulong ng mga magulang nito sa silid niya. Nang payagan na itong lumabas sa bahay, itiniyak ng mga magulang nito na gwardyado ng kanyang mga pinsan. Nalaman ito ni Lolo Kiko sa pamamagitan ng sulat na pinasuyo ni Lola Elena sa kaibigang babae nito. Laman ng sulat at ang paghingi ng tawad ni Lola Elena sa kanyang lolo. Dahil sa hindi niya nagawang ipaglaban ang kanilang pag-iibigan. Nang sumunod na buwan, ay nagimbal na lamang ang lolo Kiko niya nang kumalat ang balita sa bayan na nalalapit na ang pag-iisang dibdib ni Lola Elena at ng lalaking ipinagkasundo dito ng mga magulang. Bagay na dinamdam ni Lolo Kiko. Nagplano ito na pumunta sa seremonya ng kasal upang tumutol. Hindi na iyon nangyari dahil sa isang gabi bago ang kasal, binugbog si Lolo Kiko ng mga lalaking siguradong alam niya ay tauhan ng ama ng mapapangasawa ni Elena. Matapos ang araw ng kasal ni Lola Elena nawala na ang pag-asa ni Lolo Kiko sa babaeng pinakamamahal niya. Matapos ang ilang araw, ay nagtrabaho na muli si Lolo Kiko. Pagkatapos ng pagmumukmok at sa paghahanap buhay niya, ay dito niya nakita ang babaeng naging kabiyak niya. Noong una, ay hayag lang silang magkaibigan. Pero dahil sa madalas na magkasama, nadevelop ang mga ito sa isa't isa. At ang relasyon ay nauwi sa kasalan. "Nakita kong muli si Elena kanina. Nakatayo ako sa may gate na may humintong sasakyan sa tapat ko.
Si Elena ang sakay noon, kasama ang kanyang apo. Namukaan daw niya ako at para makasigurado, pinahinto niya ang sasakyan. Tinignan at kinausap ako, bigla akong kinabahan nang nasilayan ko siya ng oras na yun. Bakas pa din sa mukha ni Elena, ang Elena na kilala ko noon, sabi ng matanda. Lolo, ano? At sinabayan ang irap ni Grace sa lolo niya. Lolo, don't tell me may bala ka pang dugtungan ng love story ninyo nung aling Elena na yon. Ano ka ba naman, apo? Kahit pareho kaming walang asawa, eh hindi ko gagawin yun. Ang tanda-tanda na namin. Pareho na nga kaming may apo sa tuhod eh. Magaan lang ang kalooban ko nang makita ko siyang muli. Isa pa, masaya din ako nang makilala ko ang kanyang apo. Nagpapaliwanag pa ang matanda. At saka Grace, naging tapat ako sa lola mo na maging mag-asawa kami at wala akong itinatago o inililihi man lang sa lahat ng pinagdaanan ko, lalo na sa pagdating sa pag-ibig. Bagay na nauunawaan naman ang lola mo. Siya lang ang minahal ko simula noon hanggang sa kanyang kamatayan. At nang matapos ang pag-uusap, tuloy pa rin si Lolo Kiko sa pag-indayog. Masaya si Grace sa nakitang kasiglahan ng lolo nito, kaya hinangad niya na makilala ang babae na tinutukoy ng lolo niya. Siya nga pala, apo, inaanyayahan ko sila na dito na maghapunan bukas kasama ang anak niya at apo, dagdag pa ng lolo niya. Ah, sige po lolo, ipagluluto ko po sila at kukuha ako ng dagdag na putahe sa restaurant para sa ating special guest, wika ni Grace sa lolo niya. Alam mo ba, apo, mukhang mabait ang apo niyang lalaki at gwapo rin, dagdag pa ng dalaga. Single and available. At magkasing edad lang kayo, nang aasar na sabi ni Lolo Kiko. Lolo, ano na naman yung iniisip ninyo? Ako na naman ang nakita ninyo ngayon. Protesta ni Grace. Malay ba natin, apo? Ano ba naman kasi? Wala ka pang pinakikilalang nobyo sa akin. 26 ka na, apo. Masyado kayatang busy sa negosyo natin. Ayokong din namang tumanda kang dalaga. Baka bukas ng gabi, makilala mo na ang Prince Charming mo. At natatawang sabi ni Lolo Kiko. Lubayan niyo nga po ako. Salag niya. Di niyo pa po lubos na kilala yun. Baka hoodlum at basagulero yung inaalok niyo agad sa akin. I'm sure na hindi bad boy yun. Mabait si Elena. At alam kong maayos niyang nagabayan ang kanyang mga naging anak at mga apo. Tiwalang sabi ni Lolo Kiko. Magalang ang pakikitungo ng apo niya at magaan ang loob ko sa kanya. Kahit kanina lang kami nagkita. Sinabi ko na nga kanina sa kanya na may apo akong dalaga. Natawa na lang si Grace. Ano ba naman itong lolo niya? Dati ay nakakaisang dalaw pa lamang ang lumiligaw sa kanya. Inaayaw na agad. Mahigpit kumilatis. Hindi raw boto. Pagkatapos ngayon, heto at bigla na lang magrereto. Inalis niya ang bagay na iyon sa isip. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makilala ang mga taong nagbigay ng kasiglahan at gaan ng kalooban sa kanyang lolo. Kinabukasan, 6:30 ng gabi ay nakagayak na si Grace. Sa banggit kasi ni Lolo Kiko ay 7:00 darating ang inaasahang mga panauhin. Maayos na rin nilang naihanda ang mga pagkain mula sa ulam hanggang sa dessert. Iyahain na lang ang mga ito sa hapag pagdating ng mga bisita. Ang mga pinggan at mga kubyertos ay nakaayos na sa mesa. Narinig na niya ang paghinto ng sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Dali-dali na siyang lumabas ng silid, sumunod sa kanyang lolo para salubungin ang mga dumating. Tito at tita pa nga ang gustong itawag niya sa mga ito. Ang panganay nilang anak ay sa Batangas na nakatira, buhat ng magkaasawa, dagdag ni Lola Elena.
Ang pangalawa ko namang apo, ayun, sabay turo sa lalaking papasok sa gate. Napatingin silang lahat sa lalaking nahuli sa pagpasok dahil inaayos pa ang park ng sasakyan sa labas. Hindi agad nakita ni Grace ang itsura ng lalaki dahil bukod sa nakayuko ito habang naglalakad, ay bahagya pang natakpan ng payong ang mukha nito. Sa kabilang kamay ay may bitbit itong basket na puno ng sariwang prutas. Lahat ng mga mata ay napatuon sa binatang papalapit. Ibinaba nito sa terrace ang bitbit na basket at isinara ang payong, saka humarap sa kanilang lahat. Curious tuloy si Grace kung ano ba ang itsura nito. Pero ang anticipation niya ay napalitan ng pagkabigla nang mamukhaan ang lalaki. Ito iyong nakaaway niya noong isang araw. Ang lalaking dahilan kaya natilsikan ng mga putik at manduming tubig. Ang maangas at conceited na lalaking nagyayabang pa habang humihingi ng sorry. Totoo ba ito? Parang gusto niyang sampalin ang sarili upang magising at isiping panaginip lang ang nangyari. Here come my apo, si Andrew. Good evening everyone, nakangiting sabi ng lalaki at iginala ang paningin sa mga kaharap. Medyo nagulat din ito nang mapadako ang tingin kay Grace. Hindi na ikakaila sa lahat ang naging reaksyon ng dalawa. Nagulat din ito nang mapadako ang tingin kay Grace. Magkakilala kayo? Halos sabay-sabay na tanong ng mga ito. Yeah, we've been met. Kailan lang? Sabi ni Grace na bagaman hindi nakasibangot ay hindi rin nakangiti. Small world, sabi ng lalaki. Sa paningin ni Grace, nang iinis na naman ang ngiti nito. Nagtataka si Lolo Kiko. Ikaw talaga, Grace. Magkakilala pala kayo eh hindi mo man lang sinasabi. Hindi ko po alam, Lolo, na siya po pala ang tinutukoy ninyo. Pinipigil niyang ipakita sa kaharap ang pagkainis sa binata. Muling nagsalita ang abuelo niya. Okay, since magkakilala pala kayo, ano pa ang hinihintay natin? Lalamig ang pagkain. Kumain na muna tayo. Naunang lumakad patungong kusina ang matanda. Sumunod si Grace. Ayaw niyang sabayan ang binata. Sumunod si Andrew sa kanya. Hi, kamusta ka na? Bati nito sa kanya. Tingin ni Grace ay napakaangas ng lalaki. Inirapan lang niya ito. Dahil sila ang huling pumasok sa dining area, no choice. Hindi ang umupo na lamang silang magkatabi sa natitirang dalawang bakanteng upuan doon. Hindi maintindihan ng dalaga ang nararamdaman niya. Malayong malayo kasi sa pagkakakilala at description ng kanyang lolo. Ang pagkakakilala niya sa binatang katabi. Tama at mababait nga ang pamilya ni Lola Elena. Hindi niya maitatanggi iyon kahit ngayon pa lamang niya nakilala ang mga ito. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit sa dami ng lalaki ay si Andrew pa ang naging apo ng matanda. Luto mismo yan ang aking apo, proud na sabi ni Lolo Kiko. Masarap, magaling pa lang magluto si Grace, sabi ni Lola Elena na sinang-ayuna naman ni Liam at ni Lorna. Ano ang masasabi mo sa luto ng apo ko, Andrew? Nakangiting tanong ni Lolo ni Grace. Nagustuhan mo ba? Opo, Lolo, masarap po pala. At syempre po, gustong gusto ko. Mahilig po akong kumain, sagot ng lalaki na tumingin pa sa gawin niya. Gustong gusto niya rin itong irapan, pero hindi niya magawa. Dahil alam niyang
Nakatingin ang lahat sa kanya. Pinili na lamang niyang umiti. Oo, Grace, patikimin mo si Andrew ng kare-kare. Ipagsandok mo siya, lagyan mo yung mangkok niya, utos pa ng lolo niya. Lumabas tuloy na parang inaasikaso niya ito. Hindi niya tuloy maiwasang magdabog. Sinimplihan nga lang niya para hindi siya malata ng mga kaharap. Pero ipinahahalata niya iyon sa binata. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng aking kwento na pinamagatang Ang Di Inaasahang Tibok ng Puso. Maraming salamat po sa oras at panahon na ibinigay ninyo. Abangan po ang susunod na mangyayari sa Kabanata 3.